Hello po, magandang araw po mga bossing. Ngayon mga boss, nandito na naman tayo ulit sa Pacuan Farm nila Boss Raul. At nagpa-harvest sila ngayon mga boss. Ito yung unang harvest pa lang mga boss ha, ng pakuan nila. Itong kanilang pakuan, si Minis. So ito mga boss, panoorin natin itong mga tropa ni Raul. Nag-harvest na sila mga bossing. Hello po, shout out sa ating mga viewers. Saan man kayong dako ng mundo. Mga boss, kumusta po kayo lahat? Ngayon mga boss, nandito tayo muli sa Barangay San Casimiro, Likab, Nueva Ecija. So, binalik ka natin mga boss itong pakuan nila Boss Raul. Dahil ngayon sila mga boss nagpapapitas ng unang harvest ng kanilang pakuan si Minis. So, makalipas mga boss ang 63 days after transplanting. So ito na ngayon siya mga boss, o nag-harvest na sila. Sa mga avid viewers natin na subaybayan ang mga step by step ng pakuan ito nila Boss Raul at ang kanyang mga tropa. Ito mga boss yung pakuan na na-transplant noong September 7 sa Putikan dito sa area na ito. So balikan niyo mga boss yung previous video nito para makita niyo kung paano ito nila tinanim sa putik. So ayan, ngayon mga boss, ito ay mga tropa ni Boss Raul. Ilapitan natin at nanonood tayo mga boss. Ano ba yung ginagawa pag ano, pagpitas ng pakuan? Doon sa mga boss natin sa ibang lugar na hindi naman nagtatanim ng pakuan at baka gusto niyo magtanim ng pakuan, maisipan niyo magtanim ng pakuan. Dito mga boss sa mga video nito mga boss, makakuha kayo ng idea rito. Paano ba yung ginagawang pagtanim ng pakuan at paano ba yung tamang pag-harvest ng pakuan? So itong si Minis kasi mga boss, ano lang ito siya? 60 to 65 days harvest na. So itong kanila naman 63 days bago sila nag-harvest. So subaybay natin ito mga boss hanggang magtimbang sila doon mamaya. Tingnan natin mga boss ha, kung gaano karami ang mapitas nila dito ng bunga at kung gaano ba kalaki talaga ito. So panoorin natin sila mga boss hanggang sa pagtimbang doon sa truck mamaya. Tatake Christian, Christian Corpus. Yan, nagkasama si Christian Corpus, boss. Casimiro, Likab. Ay, shout out na pala kay Christian Corpus. Ang Barangay San Casimiro, Likab, Nueva Ecija. Boss Christian, magandang araw sa inyo dyan. Sana eh, nanonood ka. Para siya matarap matulog. Ayun. At shout out sa asawa ni Boss Jeff. Yun daw lagi nagpapayad ng mukha, nagpapaputi. Ayaw di ma. So sa ibang lugar na walang tayo mga pakuan mga boss, ganito po dito sa area namin sa Nueva Ecija, ganito sila mag harvest ng pakuan. Ito mga boss yung ano ha, yung pakuan si Minis. Ang variety nito, ito yung sweet gold ng si Minis seeds. So ayan, tingnan nyo sila mga boss, so ganito sila mag ano, mag harvest ng pakuan no? Kaso lang kasi ang pag harvest nito mga boss eh, pinipili yung ano, yung hinuglang, kasi hindi naman isang pitas lang itong pakuan. Sabi nila Boss Raul sa kanyang tropa, ito daw eh hanggang tatlong harvest daw ito ang si Minis. Depende nga siguro sa ano, sa pag-alaga at siyempre sa panahon. So ito sabi nila, mga tatlong pitas daw ito sabi nila. So ngayon ang pinipitas nila mga boss, ito lang yung unang bunga, ito yung malaki. Siyempre siya yung unang mahinog. Kaya ito muna yung ano, pinipitas nila ngayon. So kung hindi ka marunong magpitas ng pakuan ay hindi ka pwedeng magpitas. Kasi baka mapitas yung hilaw mga boss, eh hindi naman mabibili kong hilaw. So itong mga pakuan farmers din sa area namin mga boss, alam nila yung tingnan yung hinog at saka yung hilaw. Maliban doon sa tunog pag kinakapak na lang kanilang palad. At meron pa sila mga palatandaan sa pamagitan ng balat o doon sa may tangkay mismo ng bunga ng pakuan. Nakikilala nila yung hinog at ang hilaw. So ganyan sila mga boss magpitas. Mayroong tigapitas at yung iba naman o may dalang sako. Hinahakot nila palabas dun sa pakuanan para may karga naman sa kariton. Kasi hindi naman pwedeng papasokin yung kariton dyan sa gitna ng pakuanan at masira naman. Eh marami pa mga boss buwan na tira yan. Kasi dalawang pitas pa yan ang naiwan. Kaya ayan o, may nagpipitas, mayroon yung naglalagay sa sako at mayroon nagbubuhat papunta sa guild mga boss para ikarga sa kariton at dadali naman ang kariton yan doon sa tabing kalsada dahil nandun yung truck naghihintay at titimbangin doon bago ikarga. So ayan mga boss, ganun sila kasaya mag ano, mag-harvest ng pakuan sa area namin. Matinding bunga naman pa ito mga boss eh.
Estimate na naman ito kanina nila, no, mga tropa ni Boss Raul. Dito sa 1.5 hectare nila na pakuanan, baka daw makarbis sila ngayon ng mga 8 tons to 10. Ibig sabihin, maaari sila makarbis ngayon ng 8 tonelada hanggang 10 tonelada. So, subaybayin nyo lang mga boss, at hanggang sa pagtimbang mamaya ay lalapitan natin para makita rin natin. Kasi siyempre, estimate ito nila ng mga tropa nila all, at matagal na sila nagtatanim nito, eh kabisado nila pakuan. Alam na nila kung gaano kalaki at gaano karami ang maging timbang nito nung pakuan nila nito. Matindi ito mga pakuan ito mga boss. Malupit ang bunga nito mga boss, ang lalaki. Ang estimate ko nito at saka estimate din ng mga tropa nila all, ang timbang na ng bunga nito, yung mga lalaki talaga, 3 kilo, 4 kilo, hanggang 5 kilo ang timbang ng isang bunga. Ang lalaki naman talaga ng bunga ng seminis nila ito. So yan mga boss, ayan o, hinakot mga tao dyan o, then lahat dyan tinutumpok dyan sa labas ng ano, ng pakwana yun o. Tapos maya maya konti mga boss, pupunta ng ano yan, ng kariton, at ikakarga naman ng kariton yan at dadalhin doon mga boss sa tabing kalsada, kasi hindi makapunta ang truck dito eh. Eh mahirap yung daan o, eh, bukid na kasi ito. So patapos nila mga boss itong video, magpanood para makita nyo yung ano, yung mga ginagawa ng mga tao dito, kung paano ba yung ginagawa nila dito. Eh mga boss, lalaki ng bunga yun o. Napaka lalaki na pa ko ito, malupit ang pag-alaga nito ng mga tropa ni Raul talaga. Talagang itong tropa ni Raul eh, saka si Raul, mga ano talaga ito mga boss. Ito talaga sila mga hustler na kukorbit farmers. Wow! Magalaga mag-alaga ng milon at pakwan. So, kaya nga ito yung palaging lahat na tanim tuwing season ng kukorbit. Tulad yan sa amin ito. Simula August, September yun yung season na pagtatanim ng mga kukorbits dito sa bukid. Malupit mga bossing ang bunga ng pakwan ito. Matindi talaga ang pag-alaga, no? Ang lalaki ng bunga at ang dami. So ayan mga boss, noong nakarang araw mga boss, nag-upload tayo ng video nito. Tinanong natin yung tropa nila kung ilang bag sila dito na pataba. Nakasampung bag daw sila mga boss ito na pataba ang naubos sa 1.5 hectare na pakwanan nila. Shoutout po sa taga Hong Kong. Ayaw di ma. Ano pangalan na binabati mo? Ano pangalan? Ulitin mo. Sana oh. So ayan mga boss, may sinashout out yung mga tropa natin, lalo si Boss Mike. Sana ay mapanood dito ng mga taong sinashout out nila. So ito mga boss, oh, grabe talaga yung bunga na pako ito. Ang daming bunga, oh, at saka lalaki. Kikita naman natin talaga yung ano, yung bunga. Malupit talaga itong bunga na pako na ito. Lalaki at saka marami talaga. So ito mga boss, iniikot-ikot pa natin ito yung pakwanan nila boss Ola, para ano, makita natin yung ano, yung latag ng bunga. Kasi ang dami talaga ng bunga, oh. Ang lalaki talaga, oh. Sige tayo kabite. Maluwang ito mga boss, yung napakuan nila ang area nito mga boss. Tulad nung sinabi ko na eh, ano ito, 1.5 hectare daw ang area nito. Kaya naman kabite, kumakagal lang. Kaso wala ito mga boss, ano ito, marami daw namatay dito, sabi ni Raul. Huwag ka naman buta na kabite, mas masaya ang buhay sa pakuanan. Kaya ito nga, muntik ito magkamatay lahat noon. Mabuti at may nabuhay pa eh. Sabi nila Raul, ang puno daw na pakuan na naitanim dito, mabuti ito ng 21,000. Na puno 21,000 na puno lahat daw ito, pero sabi naman nila eh marami raw namatay, at kung makikita naman natin yon doon sa previous video nito mga bossing, kung balikan nyo yung video nito, yung step 1 step 2 na pagpapataba, makikita naman talaga nyo doon eh marami talaga patay. So ito nagdamag naman siya, oh, nagano rin naman bagay, humaba no, at saka nakabuka naman ng marami rin. At papalapit tayo yung mga boss sa ano, sa mga kariton na ano, naghahakot. At ano na yun at to, paano ba ginagawa nila dyan? At dito nagkakarga sila mga boss, oh. Matinding pa ko ito mga boss, hindi ito biro. Sobrang dahil buha at ang lalaki talaga. So ganun ka husay, mag-alaga ito mga grupo ni Raul ng ano, pakuan. At ang lalaki naman talaga, oh.
So, ayan mga boss, ayan na. Ayan mga karton na, nagkakarga sila. So, panoor natin sila kung paano ba yung ginagawa nila dyan. Pagkarga ng, ano, ng pakuan. Para magkakawa tayo mga boss ng idea. At susundan natin mga boss, hanggang doon palabas sa, ano, tabi kalsada. Tingnan natin yun, ano, ginagawa nila ito kung paano ba ito. Ayan nga mga boss, nagkakarga yung mga ano, mga magkakariton. May ano mga boss yan ha, yung pagpitas yan mga boss, kapag hakot ng kariton, may ano mga boss yan, mayroon yan bayad, binabayaran yung mga tao niyan. Kung hindi ako nagkakamali, parang ano yan, ito mga boss ha, hindi ko alam kung piso ba isang kilo nito, yung bayad sa pagpitas at saka sa paghakot. Hindi ko lang mga boss, sure, at hindi mo ako nasasama kasi magpitas ng ganito. So yun lang naririnig ko sa mga trooper natin na namimitas ito at naghahakot. So malaman natin ito mamaya pag nakatapos sila kung paano ba ang labanan ng pag upa. Ayun mga boss, so ang lalaki ng pakwan, oh yun, ang haba, oh walang ano, walang mapa yung balat, walang kagat ng uod. So ganun sila kahusay, mag-alaga ng pakwan talaga, oh ayun, oh. Ay mga boss, sa ibang lugar ng mga baguhan, mga boss. Ayan, oh, makita nyo mayroong kulay green by blue, nanit. Ayan, ayan. Yan yung pag napuno ang kariton mga boss, nilagyan na nanit. Para yung pakwan hindi magkalaglagan pag lumakad yung kalabaw. Kasi nga, yun, oh, malubak yung mga bakas ng harvester. Tsaka may mga pilapil na pahalang yan. Ayan, may lagay yung mga boss, ano. Mayroon silang nilagyan na protector net para hindi mahulog yung pakwan, hindi magkalaglagan. So ayan, yung ganyan mga boss, parang yung style ng mga ano, karton sa lugar namin. Nilagyan lang na protector net yung ano, yung ibabaw ng karton pag napuno ng pakuan. So ito mga boss, susundan natin itong karton at lalabas ito. Papunta ito doon sa may truck at doon ito titimbangin. So susundan natin mga boss. Medyo mag-usyoso tayo yung konti mga boss ito, manood tayo pag, sa pagtitimbang ng buyer. Hindi kasi mga boss makapasok ang truck dito, alangkahin siya pumasok yung truck. Kasi dyan o meron dyan impurnalo eh, makitid. So baka namang mabalaho sila dyan. At sundan natin itong isang may ano, may dalang kariton. At manood tayo ng konti mga boss kung paano ba yung nagawala dyan. Yun, pala si Boss Calvo, mga bossing. Yun yung si Calvo, si Raul. So andito pala mga boss yung ano, truck. Dito naghihintay pala. Yan. So yan, sa mga boss natin bagwa sa ibang lugar mga boss. Sana ay makakuha kayo dito mga boss ng idea. Doon sa mga boss natin na mga baguhan na gusto magtanim ng pakuan mga boss, nandyan mga boss yung mga video nito. Yung mula pag-transplant hanggang sa pagpataba. So, yung step-by-step mga boss. Balik-balik kayo naman mga boss dyan sa, ano, sa mga video ko at makita nyo naman dyan. Dito sa aking YouTube channel mga boss, at sa playlist, punta nyo na yung folder na paano mag-alaga na pakuan. Sa ating Facebook page mga boss, wala pa tayong playlist doon. So, i-scroll nyo lang mga boss yun, ano, yun sa, ano, sa aking profile yung video para ano yun. Sunod-sunod naman yan, makita nyo naman. Sa mga baguhan pala sa aking channel at saka baguhan sa aking page na hindi pala panood yung in-upload ko noon yung pagtanim nito at saka yung pagpataba para makakuha kayo mga boss ng idea. Ano na yung mga baguhan natin mga bossing na na-inspire magtanim ng pakwan. So dito kahit paano may idea kayo makuha nito. So yan mga bossing, ganyan sila magtimbang mga bossing, yan. Yan ganyan sila magtimbang ng pakwan. Ano mga boss yan, yung laman ng isang banyera na yan, bawat timbang na 50 kilos yan, 50 na 50. Yan, isang akyat nila timbangan, 50 kilos. Ang nilalagay nila dyan sa ano, banyera na malaki na yan. Grabe itong pakwan ni Raul, class ito yung mga pakwan ni Raul, mga bossing. Matindi kita nila dito mga boss. Ilang araw lang mga boss, mataba naman bulsan na Raul dito, sa mga tropa niya. Sana all. Hindi ba tindi kira kita ilan rito?
Yung dami bunga at saka lalaki. Abang hindi pa kanila nag-umpisa pumitas tinanong natin sila kung ilang tulilada ba estimate natin makuha yung araw mga 8 to 10 tons. Sa 1.5 hectare lang mabos sila na pipitasan ng pakuan. Ilang tons ang kalbo yan sa isang truck? Ito, ilang tons to? Ito, ito sa kabila. Pala mga boss ha, si ikaw si boss kalbo, si Raul. Ito yung ano, sa ikaw si boss kalbo, pala usay. Alika to kalbo, alika. Yalap ka na mga pansin sa YouTube. Alika. Malungkot sila pag hindi ka na nakita eh. Type ko ikaw si kalbo mo eh, kasi Albert eh. Eh kuya sa angkal mo. Sabi niya, hindi, sabi niya. Sabi niya sir, sabi ka matagpuan si kalbo. Dadali ka ng kalbo ilo-ilo, tatanim ka ng pakwan doon. Kalayo. So ayan mga boss, punta ng truck. Hanggang dito muna tayo mga boss. Babay muna. Abangan ang next video. Babay muna. Bye-bye.